Welcome to Upstrain, and this time sasagutin natin yung ating mga frequently asked questions kapag gumagawa tayo ng tarpaulin. For example, ang tanong ng iba, bakit ba malabo yung ating picture sa tarpaulin? Ano yung best resolution na pwede natin gamitin? Bakit blur yung ating background? Paano ba mag-convert ng size sa tarpaulin? Paano ba mag-resize? Ano ba pinagkaiba ng RGB at sa MYK? Paano mag-save, mag-export ng ating project dito sa Photoshop? Okay, unahin natin yung kalamitan na tanong talaga ay bakit malabo yung picture? Okay, for example, nakagawa na tayo ng ating document. For example, ito yung ating document. Ang size ko ay 2 feet by 3 feet. Okay, 3 feet yung kanyang haba, 2 feet yung kanyang taas. Okay, bakit ba malabo yung picture? Okay, subukan natin magkuha ng picture. Na. For example, nagkumuha tayo ng picture sa Google. Ano? Naghiram tayo ng picture ni Google. For example, ito. So, yung Labrador na ito, tingnan nyo po, ano, pag tinapatat yung mouse, lalabas yung kanyang size. 316 by 316. Okay, right-click natin, copy natin yan. Okay, copy image. Punta tayo dito sa ating tarpaulin, then paste natin, edit, then paste. Ayan siya, no? Yan yung actual size niya ng 316 by 316. Okay, dito, kuha tayo ng iba pa. Okay, isa pang picture. Ito, yung size naman nito ay 1,600 by 1,053. Yung kanyang size. Okay, right-click natin, copy, image, then punta tayo dito sa ating tarpaulin, ay dito sa ating document, then edit, paste. Ito yung pinagkaiba. Nakita yung pinagkaiba, yung size. Ayan. Yung kaiba yung size, ano? So, pagka malaki siya, ibig sabihin malinaw yan, ano? Kapagka maliit yung nakuha nating image at nag-paste po tayo sa ating tarpaulin, then gusto nating habulin yung size, ang ginagawa natin, nagre-resize tayo, Ctrl-T to transform. Okay? Ctrl-T to transform. Then, pag binatak natin yan, okay? Pag nilakihan natin yan, iiba yung kanyang quality. Tingnan nyo po. Pagkilausap natin. Ayan na. Ayan. Naglulus siya ng quality kapag nire-resize natin yung maliit na image dito sa ating Photoshop. Tingnan nyo. Ayan. So, dito pa lang nire-resize natin. Gusto natin habulin yung size. Tingnan nyo yung pinagkaiba. Ano? Napaka-sharp nito kasi 1,000 by 1,000 yung kanyang size. Then, yung isa ay 316. Again, pag nire-resize natin yung ating image dito sa Photoshop, naglulus siya ng quality. So, kaya malabo, ano? Ayan, malabo siya. Compare mo dito. So, dun pa lang sa pagkuha natin ng image, titingnan ka agad natin yung size. Kailangan yung kukuha nating size, yung matataas na mga, yung size ka agad, yung malalaki. Okay. So, kapag ka maliit, syempre malabo yun, ano? Di siya katulad ng Illustrator na meron siyang mathematical calculation na kapag nag-resize siya, malinaw pa rin. Okay? So, ganun, ano, ganun yung nangyayari kung bakit malabo. Yun yung sagot, ano, bakit malabo yung ating picture na ginagamit dito sa Photoshop. Kasi yung resize, yung picture, yung size ng picture mismo natin na kinuha sa internet, for example, ay maliit kaagad. Ayan. So, okay yun, ano, kailangan ko ayun ng malaki yung size. So, may mga website, for example, yung Pixels, yan, pwede tayo mag-download dyan ng high quality photos na free, pwede natin gamitin. Ayan siya, ano. So, pwede tayo magpunta sa mga website na ganyan para makakuha tayo ng quality pictures. Okay, o di kaya yung free pick. Okay, sa free pick, may mga free din na image, ano. Ayan. Sigurado yan, ano? Pag download natin yan dito, malalaki yung size. Sigurado yung malinaw yan, ano, pag ginawa natin o nilagay natin dun sa ating tarpaulin. Okay, ano ba yung best resolution gagamitin natin? So, ang resolution kasi nakaka-apekto din yan dun sa quality ng ating tarpaulin. Kapag ka mataas yung resolution niya, syempre mas malinaw. Pag mas mababa, syempre mas malabo. Kapag identify ng resolution sa tarpaulin kasi, kapag tarpaulin size yung ginagamitin, yung malakihan na, for example, 2 feet, 3 feet, pataas, ang ginagamit na resolution natin dyan ay 72 dpi. Okay, punta tayo file, new. Ang ginagamit natin ng resolution dyan ay 72 pixel per inch. Okay, kapag printable size naman sa mga ordinary printer, for example, yung size natin ay short, long, A3, A4, ano pa ba, tabloid, mga ganung size ay gagawin natin 300. 300 resolution yan. Ano, kapag printable sa mga paper, 300 yan. Short, long, A4, yan. 300 yung resolution na gagamitin natin dyan. Pero kapag kamalakihan na, 72 tayo gagamitin natin 72. Dun sa ating video, dun sa ating channel na
setup ng tarpaulin, resolution at saka yung size. Makita natin doon kung bakit gagamit ang 72 at saka 300. So 300 yun yung actual size niya. Kung ano nakikita mo sa monitor na 300 yung size, 300 yung resolution, paglabas sa printer nun, actual size yun siya. Kapag 72, medyo mababa yung kanyang resolution, pero yung ginagamit kasi natin sa tarpaulin kasi para gagaan ano, kasi kapag mas mataas yung ating resolution na tinatawag, yun ay mas bumibigat yung file. The same case din kapag sa ating background, sasabihin natin bakit malabo yung background. Ganun din yung scenario kapag maliit yung picture na gagamitin natin at ni-resize natin sa Photoshop, malabo yun ano, maglo-lose siya ng quality. Kaya kung kukuhain natin ng background kaagad ay yung sharp. Ibig sabihin yung malaki yung size, malaki kaagad para hindi siya mag-lose ng quality. Kapag maliit kasi, hahabulin natin yung size ng ating tarpaulin, maglo-lose ng quality yung ating picture, kaya lalabo siya, no? Okay, so paano naman tayo mag-convert? Okay, sa pag-convert naman, madali lang po naman convert. Ano? For example, ang hiningi sa atin, gusto ko ng 2 feet by 3 feet na tarpaulin. Ang gagawin lang po natin, i-multiply lang po natin yung 2 feet, multiply natin by 12. Kasi ano, yung 1 feet kasi ay 12 inches. So ang gagawin po natin, file, new, palitan ka agad natin yung unit kasi inches kasi doon tayo pamilyar, ano. So gagawin natin kung 2, so 12 times 2 equals 24. Okay, kung 3, ang gagawin natin sa 3, 3 times 12 equals 36. So lagay natin 36, ano. Resolution natin, 72, kasi malaki na yan siya, ano. Then yung color modes ay RGB. Then click natin, okay. Ayan. Ay yung ano pala yung color mode pala natin, ano, image, yung mode natin ay sa MYK. Okay, bakit sa MYK? So dito natin pumapasok bakit ano ba pinakaiba sa MYK sa RGB. So RGB kapag ang project natin ay gagamitin natin sa screen, for example sa monitor, sa cellphone, sa electronic, ang gagamitin natin ay RGB. Pang electronic yun siya. Pang device, ano. Yung sa MYK kasi, ito intended para sa print. Kasi yung printer natin gumagamit ng cyan, magenta, yellow, and black na ink. Kaya yung color combination na yun, doon tayo mag-gagawa. No? So, may mga feature lang si Photoshop na wala sa MYK na meron sa RGB. Mamaya makikita natin yan. Ano? Okay, so ganun lang. Ano? Kapag ka nag-convert tayo ng size, again, mumultiply na natin sa feet. Bakit feet? Ano? Naisip nyo ba bakit feet? Kasi feet yung ginagamit sa printer. Yung bayad, ano, yung cost ng printer ay per square foot. Kaya i-multiply natin sa feet o sa foot para madaling ma-compute ni printer yung ating babayaran na kapag nagpa-print tayo ng tarpaulin. So ganun lang yun, ano. Kaya i-multiply natin sa 12 inches yung gagamitin natin. Okay, so font size naman. Paano yung font size? Yung font size po kasi, kapag gumagawa tayo ng tarpaulin, yung font size, meron yung hierarchy na tatawag, ano, yung pinaka importante, tapos yung susunod sa pinaka hindi masyadong importante. So paliit ng paliit. So yung pinaka may importante, yun yung malaki. For example, ano, tingnan niyo po ito. Yan. Ganitong concept, ano, yung pinaka malaki, for example, yung pinaka topic niya talaga ay grand opening. So yun yung pinaka malaki sa font. Kasi sa tarpaulin, wala namang specific size. For example, 2x3, kailangan ganitong size yung font. Walang ganun, ano. So depende sa purpose natin. So kung gusto nating i-highlight yung isang phrases o yung isang word o di kaya yung isang line, palakihan natin, ano, yan. For example, grand opening. So merong grand opening, so lalakihan natin yung grand opening. Ganun lang yan, ano. So yung susunod na importante dyan ay yun yung susunod na size, mababa sa kanya hanggang sa pinaka sa less important na line, ano, dun sa ating tarpaulin. So ganun yung font, ano, depende na sa atin, wala namang specific yan. Okay, ayan, ano, tingnan nyo po ito, ano. So nagbalance yung ating font dun sa ating image, ano. So yan yung ginagawa natin, ano, discount. Okay, yung voucher. So yung pinaka topic na talaga ito ay gusto nyo advertise na meron silang discount. So nilaki nyo yung discount, ano, agaw pansin talaga, ano, malaki talaga siya. So yan yung paggamit ng font, ano, may ka-hierarchy. Yung importante yun, yung pinakamalaki, next hanggang sa pinakamaliit. So yung less important, yung pinakamaliit. Okay, so ganun lang kadali, ano. Then doon sa pag-export at saka save, may mga nakita kong tanong, ano, paano, bakit doon nag-export siya
yung logo niya ay bilog, then na ganyan, logo niya bilog, tapos wala na rin background. Ito kasi pag nakita niyo ito yung square na yan, yung gray at saka white, ibig sabihin kasi niyan butas siya, ano, wala siyang background. So itong logo lang na ito lang yung nakikita natin dapat. So ang gagawin natin dyan, iba kasi nag-export tapos naka-active yung background white, pero yung ano, butas naman, ano yan. So nung nag-export sila o nag-save as sila na, ng kanilang project, ay bakit may background pa rin? So ganito ang gagawin natin. For example, wala ng background. So ang gagawin natin, yan ano, gagawin natin file, save as, okay, PNG. Select natin yung PNG. Then let's test, for example. For example ay www. Save. Okay. Pag inopen natin yan, for example, meron tayong document. Okay, meron tayong document dito. Yan. For example, yan yung tarpaulin natin, ano. So lalagyan natin dito ng logo. So hanapin natin yung kaninang ginawa natin, www. Yan. Then pag dinrag natin yan sa ating document, yan, automatic wala siyang background. Butas siya, ika nga, ano. Ayun, no, wala siyang white. Okay? So ganun yung gagawin natin. Save as natin siya as PNG. Sigurado walang background yan. Yung iba kasi hindi nagsave as ng PNG, ano. Yung iba naman nagsisave as siya ng PNG, pero nakalimutan nila i-deactivate yung background. Kasi pag sinave as PNG mo yan, nandyan pa rin yung background. Nandun pa rin yun. Kaya gawin natin, disable natin yung kanyang background. Ayan. Kahit saan mo dalhin yan, sa PowerPoint, sa Word, kahit sa InDesign, sa Illustrator mo dalhin yan, ang labas niyan ay butas. Ganyan yan siya. Oh. Yan. So, save as natin as PNG. Ito, kapag yung mode natin, image mode ay naka sa MYK, hindi tayo makasave, save as ng PNG. For example, sa MYK, yung aking mode, okay, don't flatten, don't merge, okay? File, save as. Okay, wala tayong PNG na option. Okay, sa RGB lang yan, ano? So, isa yun sa mga feature ni RGB na wala si sa MYK. Ayan. Okay? So, sa MYK o RGB, mas magandang gamitin, ano? Actually, yung pinagkaiba nila sa print, sa printing, sa output, ay maliit lang naman, ano? Halos hindi nga mahalata, ano? Kaya, ako minsan, nagagamit ako ng RGB kapag sa print, ano? Okay, so far yun lang yung nakikita ko na karamitang tanong, ano, frequently asked question ng mga gumagawa ng tarpaulin, yung mga bago palang gumagawa ng tarpaulin dito sa Adobe Photoshop. Okay, kung meron ba kayong mga questions na hindi natin nasagot, paki-leave nyo sa comment, pakilagay nyo sa comment para sagutin natin kung pagka makita kagad natin. Ha? So sana makatulong sa inyo yung tutorial na ito, and please don't forget to subscribe, like na rin and share dun sa ating channel Upstream. Marami pong salamat.